Pagkatapos nating manguha ng uway, dadaan pa ito sa iba't ibang proseso bago ito magawang duyan. Ito naman yung tinatawag na guray. Bilog kasi ang uway. Tapos ang ginagawa dito, hinahati yan na ayon sa kanyang gamit. Hindi kasi lahat ng parte ng uway ay pwede nating kunin. Mayroon din itong waist. Outer part lang yung kinukuha natin. Yung kanyang inner part, yun yung ating tinatapon. Kasi hindi yan pwedeng gamitin eh. Madali lang yung maputol. Yung gilid lang yung matibay. Kailangan mo rin mag-iingat, guys. Kasi baka masugatan ka ng itak. Delikado din minsan ang gawaing ito. Binabalik yan para kunin yung pwede nating gamitin, yung matibay na bahagi ng ratan o uway. Yung isang uway, pwede mo yung gawing 3 piraso, mayroong 4, mayroong ding 5. Nakadepende yan sa laki. Binabalik talaga yan, guys, kasi may iba na medyo malaki pa, hinahati pa para lumiit. Pag nalinis mo na, tutupiin mo na yung uway. Tulad nyan. Ulit-ulit lang yung gawin hanggang maubos mo yung uway. Kung ilang piraso, yan din yung kailangan mong hatiin.
natitira. Dito naman tayo sa lindog. Ito yung sisilbing foundation ng ating duyan. Kung ikukumpara natin sa bahay, ito yung sisilbing haligin niya. Yan. Sinusukat talaga yan. Di tulad ng pangtahi natin na kahit hindi pareho yung haba, pwede lang yun. Itong lindog, hindi pwede, dapat pareho talaga yung sukat. Pag tapos mo nang sukatin lahat, tapos mo nang maputol, hahatiin mo na naman. Mas malaki ang paghahati dyan kung ikukumpara dun sa natin pangtahi. Maiintindihan nyo rin yan guys kapag nagagawa na tayo ng duyan. Mas malaki kasi yung piraso ng lindog at mas makapal. Yo, seryoso ng konti yung actor natin ngayon guys. Ganyan lang daw yung suot niya para hindi makita yung mukha. Ayan. Ulit-ulit mo pa rin gawin yan hanggang maubos. Kunin na natin yung pwede natin gamitin. Yan yung natira. Tatapon na yan. Ayaw pa magpatapon. Bumabalik pa.
Yan, kailangan mo yung ubusin. Isang piraso pala ng luyan. Kailangan mo ng 20 piraso ng ganyan, yung lindog. One eternity later. Pagkatapos, kailangan pa natin yung patuyuin. Hindi pa natin pwedeng gawin kapag ano, basa pa.